ito. Ito ang delikado rito. Yung mga sharper na ganun. Ganda. Parang picture lang, parang picture frame lang, oh. Good morning. Welcome back to my channel of Moto Vlogging. B1 Moto here. So today's vlog is pupunta tayo sa sinasabing most deadliest road dito sa Cavite. So titingnan natin kung bakit siya sinabing most deadliest road. So alamin natin kung bakit siya sinabing most deadliest road dito sa Cavite. Actually, boundary to ng Cavite, Batangas. So alamin natin kung bakit siya sinabing most deadliest road dito sa Cavite. Ano bang masasabi ko, tsaka bakit ba? Alamin natin kung bakit marami pa rin dumadaan dito despite na delikado nga. So titignan natin kung gaano siya kadelikado. So kung bago lang kasi channel ko, please like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. So ngayon, babiyahin na tayo. Samahan nyo ako.
kabiwan mo to. Ayan, dito kakaliwa tayo. Kung galing kayo ng Emilio Aguinaldo, kakaliwa kayo dito sa Divine Word Seminar, Seminary Subdivision, SDB pala. So ito yung pinaka shortcut, hindi nyo na ho kailangan pumunta doon sa town proper. So ito yung pinaka shortcut na. So bago itong pupunta natin, ito yung pinakadelikado, nakadelikadong lugar dito sa pagitan ng Cavite, Batangas. So ito yung Ligaya Drive. O minsan katawag na Sungay. Sungay Road. So marami ng dumaan dito, nakilunda na rin ako rito. So ito, dire-diretso lang po tayo dito. So yun, mga kabiwan mo to. Sobrang lamig. Sobrang lamig pa rin dito sa Tagaytay. So, alamin natin kung bakit siya delikado. Kung may re-recommend ako ba itong daan na to, despite na delikado siya. Kabiwan mo ito, so nandito tayo sa Tagaytay. So kita nyo naman, no? Mula doon, kakaliwa kayo. Napakalakas ng hangin dito. Saka napakalamig. So kaya mga kabiwan mo ito, dito tayo kakaanan dito sa Talisay Road. So pagkaanan na pagkaanan ko rito, ito na yung natawag na Ligaya Drive. So dito magsisimula yung pagsada. Delikado rito yung mga sharp curve na ganon, na masyadong steep. Tapos uneven roads pa. Kaya nito masyadong matarik yung santo. Ganda. Kita nyo, ang ganda. Yan po, isa sa mga dahilan kung bakit maraming dumadaan dito despite na napakadelikado na itong lugar na to.
sir. Lahat na ng preno ginagamit ko. Engine brake, gumagamit na ako ng engine brake. Sobrang steep. Grabe to. Hindi naman ngayon lang ako dumaan dito, nakailang beses na ako dumaan dito. So, dito talaga bawal ang kamote rito. Pag kamote ka rito, sigurado may kalalagyan ka rito. Ang hirap dito, pag taga rito ka gabi, uwi ka, tapos nakainom ka. Nang mahirap dito, dapat talaga nag-iingat ka rito. Kabiwan.
Yan mga kabiwan moto, yan ang dahilan kung bakit kahit na napakadelikado rito, ang daming dumadaan dito. Yan yung nakikita nila, yan yung view, hindi mo mababayaran. So yun, tapusin natin to, baba tayo. Ginagawa pala yung mga daanan dito sa pato. Sa pato sa nagpapa ano ng daan dito. Siguro kung dadaan kayo rito, ingat na lang kayo. Pero kasi hindi mo maano tong view na to eh. Hindi mo mapipigilan hindi pumunta rito. Kahit sabihin natin basta pag nagpunta kayo dito mga kabiwan mo to, ingat na lang kayo kasi talagang kahit sobrang delikado rito, talagang mapipilitan kayo dumaan dito dahil sa ganda ng view rito. So, hindi ko masisisi yung mga iba na ito, sobrang tarik na ito. Ayan yung view, grabe ang ganda, parang picture lang. Parang picture lang mga sir. Delikado talaga siya. Napaka-delikado niya. Pero sa bawat
kalsada na wala pupuntahan ninyo, kailangan nyo mag-ingat. Pero dito kailangan nyo mag-tripon, ingat dito. Kasi talagang napaka-delikado, steep masyado yung daan. Uneven roads. Saka napaka-tarek. Napaka-tarek na mga curves dito, steep talaga. So, kung may sasuggest ko man to, kaya na ito, sobra. Kung may sasuggest ko man to sa mga bagong nagda-drive, o kahit doon sa lumang mga nagmamaneho na, kung hindi pa kayo kampante sa skill nyo sa pagda-drive, siguro iwas-iwasan nyo muna dito. Kasi pag nagkamali kayo rito, hindi nyo na may babalik yun. So meron na mga alternative dito. Alternative dito sa daan na to, doon sa kabila, sa Talisay Road mismo. Doon sa mismo yung Tagaytay proper. So idaano ko na lang yung link sa taas. So yun, mas malayo nga lang doon. Medyo mahaba, mahaba-haba yun. Pero hindi naman sobrang tatarek. Pero maraming kurbada rin, pero hindi ganito tulad dito. Sobrang tarik talaga nito. Ngayon, ito, nandito na tayo sa paano nga lang. Napansinin nyo, ginagamit ko lahat ng brake ko. Engine brake. Kaya nung sumusuporta ako ng brake, pero dito dapat dahan-dahan lang sa pag-brake kasi mapupudpud brake nyo rito, iinit ang brake nyo rito, yun ang pinakaanap dito, kaya delikado siya, kailangan tikirin yung brake nyo rito, wag nyo painitin kasi pag ang brake nyo uminit, hindi nakakapit yan, mas delikado. Engine brake lang po tayo dito. So ito sa yung mga sir, oh. Dito na tayo, tapos na tayo dito. Yan, sana nagustuhan ninyo. Sana nagustuhan ninyo yung vlog ko, may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo, sana pa-like na lang. Pa-subscribe na lang din po. So hanggang dito na lang, tatapusin ko na rito. Ride safe tayo, ride safe. B1 Moto out.